Dito ako na didismaya sa AMLAC, no, sa Anti-Money Laundering Council, dahil wala silang sagot kahapon. At in fact, I express my disappointment to the AMLAC dahil trabaho nila mahanap itong source ng money laundering. Trabaho rin nila na malaman sino itong money launderers. Trabaho nila malaman kung paano nakapasok dito, sino nakatanggap at sino nagbayad. Ngayon, parang bula eh. No? Hindi mahanap yung contractor, hindi mahanap kung anong bangko ang ginamit, hindi mahanap kung sino tumanggap ng pera. Kasi yung pera ang dadating dito, dapat may tatanggap para magbayad. Mm-hmm. Hindi nila alam rin yun. Napakaganda yan, Mav. Dito ako na didismaya sa AMLAC, no, sa Anti-Money Laundering Council, dahil wala silang sagot kahapon. At in fact, I express my disappointment to the AMLAC dahil trabaho nila mahanap itong source ng money laundering. Trabaho rin nila na malaman sino itong money launderers. Trabaho nila malaman kung paano nakapasok dito, sino nakatanggap at sino nagbayad. Ngayon, parang bula eh. No, hindi mahanap yung contractor, hindi mahanap kung anong bangko ang ginamit, hindi mahanap kung sino tumanggap ng pera. Kasi yung pera dadating dito, dapat may tatanggap para magbayad. Hindi nila alam rin yun. At ang sagot sa amin kahapon, pending pa yung investigation. Pero nangyari na ito eh. Itong Baofu Land was constructed in 2019. No? 2024 na ngayon, yung perang 6.1 billion, tuloy-tuloy na pumapasok dito yan. Pero hindi nila na-detect. Kaya I'm quite disappointed with AMLAC na hindi nila na-detecto. At even kahapon, wala silang sagot. That's why nasabi nga ni Chairperson Risa Ontiveros na magkakaroon kami ng special session with AMLAC. Kasi nga, wala silang sagot sa amin kahapon. At ito, we need to focus because nag-expand na naman yung criminal activities nitong POGO into money laundering. Kung makikita natin yung trend, dati, human trafficking, tapos nagkaroon ng mga yung prostitution, ngayon meron ng element of human, of money laundering, no? So dapat mapag-aralan natin mabuti yan at kung saan ba yung butas na dapat nating takpan para hindi pumasok dito yung mga illegal na pera. Sir, is it possible na kaya walang naman actually, naisip ko rin yung mab eh. Pero, inisip ko, paano mo i-hand carry 6.1 billion pesos? No? So, but again, no, everything is possible, sabi nga nila. Kasi, like for example, bigyan kita ng halimbawa, dalawang linggo na namin inahanap yung contractor nagpagawa nung Banban Pogo Hub. Hindi namin mahanap talaga. No? Hindi namin alam kung sino nagdala ng heavy equipment doon, sino nagpatayo ng building, sino nagdala ng crane, hindi namin mahanap talaga. Kasi gusto ko mahanap siya dahil malalaman mo ngayon kung sino nakatanggap ng pera. Kasi siya yung tatanggap eh. At matitrace natin ngayon kung sino yung mga personalidad na yun. Pero walang mahanap. No, itong sindikato na ito, napakagaling. No, napakagaling nila. Naitago nila sa mga otoridad yung pagdala nitong pera.